Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakamahalaga para sa militanteng grupong Hamas na nagsisilbi nilang kuta ay ang mga tunnels na nakakalat sa Gaza. Hindi na lamang ang mga ito'y nagsisilbing lagusan na kanilang nagagamit laban sa Israel, kundi dito din umuno nagkukuta ang ilan sa mga pinuno ng Hamas habang sila ay kasalukuyang inaatake ng Israeli Defense Forces. Subalit sa mga lumabas na balita, ang bansang Israel ay naglunsad na ng kanilang second phase of war na kung saan mas paigtingin pa nila ang pag-atake laban sa militanteng grupong Hamas. Kaugnay ng kanilang ikalawang yugto ng pagsugod na ito, pinasok na din ng Israel Defense Forces ang mga tunnels o mga lihim na lagusan ng Hamas sa Gaza. Ang mga ito ngayon ang kanilang pinupunteriya at pilit na sinisira. Mahigit na sa isang buwan mula nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas, at sa ngayon, tinatarget na ng Israel ang mga network of tunnels ng Gaza na lihim na taguan ng Hamas. Noong isang araw lamang, isa na namang mahalagang tao para sa Hamas ang napatay ng puwersa ng Israel, at siya ay si Mohsen Abu Zina. Siya ang nagmamanufacture ng mga armas ng Hamas at napatay sa isang airstrike ng Israel. Bukod sa mga airstrike, pinatindi din ng Israel ang kanilang ground operations at ang kanilang target ay ang mga tunnels ng Hamas. Sinusubukan ng Israel na imapa ang mga tunnels na ito upang mas madali para sa kanila na matuntun ang mga ito. Sa tuwing may makikita sila nito ay tinataniman nila ito ng mga bomba upang mas madaling masira ang mga ito. Malaki ang tulong ng mga tunnels na ito sa Hamas, at ang isa sa kanilang mga naging paraan upang mahirap itong matagpuan, itinatago nila ang mga pasukan at labasan kung saan maraming mga sibilyan gaya na lamang sa loob ng mga bahay, eskwelahan, ospital, moske at mga pribadong gusali kahit pa sa mga amusement park. Tiyak na magdadalawang isip nga naman ang Israel na basta na lamang pasabugin ang mga ito dahil may mga sibilyan na madadamay sigurado. Ginagamit ng Hamas ang mga sibilyan upang kanilang maging human shield, kagaya na lamang ng kanilang nakitang tunnel sa isang amusement park kung saan sa lugar na ito ay palaging maraming tao. Pero hindi pa din tumigil ang puwersa ng Israel at pinasabog kahit pa ang mga nasa loob ng bahay. Sa ngayon ay nasa mahigit na sa 130 mga tunnels ang nawasak ng Israel Defense Forces. Sa mga nauna ko ng video, akin na ring nabanggit na sa mga tunnels na ito, itinatago ng Hamas ang kanilang mga hostage at dito din naglalagi ang ilan sa kanilang mga leader. Ang human shield na ito na ginagawa ng Hamas sa kanilang mga tunnels ay malaking pagsubok ngayon para sa puwersa ng Israel na pasabugin ang mga ito. Kaya ang kanilang ginagawa, kahit na delikado, pinapasok nila ang mga tunnels at sinisigurong walang mga hostages sa loob at mga sibilyan na maaaring madamay. Kailangan din muna nilang sagupay ng mga miyembro ng Hamas na nasa loob ng tunnels bago nila ito mapasok ng lubusan at saka pasabugin. Ang tunnel network ng Hamas ay nasa 500 kilometro ang haba, kahit na pagsamasamahin pa ang LRT Line 1, 2 at MRT, hindi pa din sasapat ang haba ng mga ito upang tapatan ang haba ng tunnel ng Hamas sa Gaza. Malaking pagsubok para sa Israel ang mga tunnels na ito ng Hamas, tila kasi mga sanga-sanga ito na nakapalibot sa Gaza Strip. Ang mga tunnels na ito marahil ang isa sa pinakamalaking bentahe ng Hamas laban sa puwersa ng Israel. Ayon sa maraming mga eksperto, mas magiging madali sa puwersa ng Israel na matalo ang Hamas kung masisira nila ang mga tunnels na ito. Kaya naman bukod sa pagpapasabog ng mga ito, ayon sa mga lobas na ulat ay gumagamit na din ang Israel ng tubig dagat upang lunurin ang mga tunnels at mas madali para sa kanila na makupot ang militanteng grupong Hamas. Ang pinakamabisang paraan para sa Israel ay ang pasabugin ang mga ito, subalit malaki umano ang nagiging pinsala nito sa lugar. Sinubukan din nila na mano-manong pasukin ang bawat tunnel, subalit lubha itong delikado, lalo na't hindi alam ng mga sundalong Israeli kung ano ang kanilang mga kahaharapin sa ilalim ng lupa at anong paghahanda ang ginawa ng Hamas.
Ayon sa mga eksperto ay kailangan umano ng industrial solution tulad na lamang ng pagsasara sa mga pasukan at labasan ng bawat tunnels, pagpapakawala ng usok na maaaring makapagpalabas sa mga sundalo ng Hamas na nasa loob, at ang paggamit ng tubig upang lunurin ang mga tunnels at maglabasan ng mga tao nito sa loob. Subalit sa ngayon, ang balita lamang noon na gumagamit ang Israel ng tubig dagat upang pabahain ang mga tunnels ng Hamas ay nagkatotoo na. Tagumpay kasi nilang nagawa ang kanila na namang bagong kagamitan. Ang gamit na ito ay isang special na water pump na kung saan nagagamit nila upang lunurin ang mga tunnels ng Hamas. Sa area ng Al-Shati sa Gaza pa din, tagumpay ang IDF sa kanilang lihim na misyon. Ito ay nang magbuga ng tubig mula sa Mediterranean Sea at pabahain ang tunnel ng Hamas sa lugar. Tagumpay nilang napagana ang nasa 5 mga higanteng tubo sa Port of Gaza. Ang mga tubo na ito ay may kakayahan na lagyan ng tubig ang isang Olympic-sized na swimming pool sa loob lamang ng 7 minuto. Tagumpay ang IDF na mapagdugtong-dugtong ang mga tubo na ito patungo sa tunnel at pabahain ang buong loob nito. Nasapilit ang nagpaahon sa mga Hamas na noon ay kasalukuyang nagtatago sa ilalim. Nagulat ang puwersa ng Israel sa kanilang nakita ang mga miyembro ng Hamas na nagsilabasan sa kanilang mga lungga. Hindi kasi nila inaasahan ang dami ng mga ito na nagtatago pala sa ilalim ng lupa. Nadiskubre din ng IDF na ang mga tunnels ng Hamas ay halos magkakakonekta sa isa't isa, kaya naman naging madali para sa kanila na sabay-sabay pabahain ang mga ito. Paglabas ng mga sundalo ng Hamas mula sa tunnel, agad silang nagtago sa mga residential buildings habang ang iba naman ay walang takot na sinugod at inatake ang tropa ng Israel. Kailangan lamang umano nilang gumamit ng mga pipelines upang maipasok ang tubig na nagmumula sa dagat patungo mismo sa lagusan ng mga tunnels. Ilan kasi sa mga entrances ng mga tunnels ay malapit lamang sa karagatan. Hindi na din naman umano kailangan na punuin ng tubig ang mga tunnels. Kailangan lamang na maabot nito ang taas ng tubig na mula 60 hanggang 90 centimeters. At ang mga ito ay hindi na magagamit at mawawalan ng mga ito ng pakinabang para sa Hamas. Sa pamamagitan nito ay mapipilitan ng Hamas na magtungo sa itaas ng lupa at mas madali na umano para sa kanila ang kalabanin ng mga ito. Magiging permanente din ang solusyon na ito dahil sa oras na pabahain umano ang mga tunnels ng tubig ay mahirap nang muling alisin dito ang tubig. Magsisilbi din umano itong humanitarian aid dahil imbes na pasabugin isa-isa ang mga tunnels na maaaring makadamay pa ito ng mga sibilyan. Ganito ang gagawin ng IDF sa nalalabi pang mga lagusan, lalong-lalo na iyong mga malapit lamang sa mga dalampasigan at karagatan. Lulunuri nila ang mga tunnels hanggang sa magsipaglabasan ng kanilang mga kalaban mula sa kanilang taguan. Mas mabisa at mas mabilis umano itong paraan na lipulin ang kanilang mga kalaban. Subalit may hatid din naman itong panganib lalo na sa mga nalalabing bihag ng Hamas na karamihan ay kanilang itinatago sa mga tunnels din. Kaya kailangan din muna nilang masiguro na walang ibang madadamay na sibilyan sa loob ng tunnel bago ito mapasok ng tubig. Kaya naman mas pinaghahandaan pa ng Israel ngayon ang paggamit ng kanilang mga radar systems at robots na maaari nilang papasukin sa mga tunnels at hindi kinakailangang tao ang pumasok. Pinaniniwalaan ng marami na ginamit din ng Hamas ang ilan sa mga tunnels sa kanilang ginawang sorpresang pag-atake sa Israel noong 7 ng Oktubre, kung saan libo-libong mga tao na ang namatay at nasugatan. Bukod sa mga armas na idinadaan sa mga tunnels na ginagamit ng Gaza laban sa Israel, ang Hamas ay mahusay din pagdating sa pag-i-improvise ng mga armas o paggawa ng mga ito ng sila-sila lamang. Sa haba kasi ng panahon ng kanilang pakikidigma at paggamit ng mga makabagong armas, natutunan na din ang Hamas na kopyahin o gayahin ang mga armas na nagmumula sa labas ng Gaza. Dagdag pa dito ang pagsuporta ng Iran sa pamamagitan ng pagbibigay ng training sa Hamas sa tuwing magkakaroon sila ng mga bagong armas. Pero kung improvise ang ilan sa mga armas ng Hamas, saan naman kaya nagmumula ang kanilang mga materyales sa paggawa ng mga armas? Ang Gaza ay hindi kilala bilang gumagawa talaga ng mga armas. Ang kanilang pangunahing ginagawa ay kadalasay sa textiles, food processing at furniture. Pero isa sa pinakamalaking kadalang ini-export ay ang mga metal scrap na siya din ginagamit nila upang makagawa ng mga armas. Ang mga metal scrap na ito ay mula pa sa iniwang kalat ng mga nagdaang digmaan sa Gaza. Noong inatake ng Israel ang Gaza noong mga nakaraang taon, kadalasan ang iniiwan nito ay mga bakal, metal sheets, rebar, electrical wiring at kung ano-ano pang mga maituturing ng basura mula sa digmaan.
nire-recycle din ng Hamas ang mga bomba mula sa Israel na hindi sumabog noong mga nakaraang kaguluhan sa Gaza. Kung nais ng Israel na matalo nila ang Hamas, kailangan muna nilang sirain ang mga naturang tunnels. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!